Nay, magandang hapon. Magandang hapon ho. Narito ho kami upang may nantulong para sa aming pamilya na gumugulo na dahil sa pangangabit ni Ador doon sa kay Gloria. Si Gloria naman ho ay may tunay na asawa. Kasal sila at nagsasama. Mm-hmm. Eh pumapayag ho yung asawa niya na nandun lagi yung aking asawa. Pumapayag, kinukonsinti ng asawa ni Gloria? Oo, lagi hong nandoon. Anong trabaho po ng asawa ni Gloria? Hindi ko alam. Wala sigurong trabaho? Wala hong permin trabaho yun eh. Kaya piniperahan lang itong mister nyo? Yung na ako nang hinala ko. Dahil nga wala hong trabaho, paano silang nabubuhay kung wala yung mister ko? Maghapon no, kasi may ginagawa nga ho yung, kasama na ho yung pagpapagawa ng yung bahay. Eh, so umamin po si mister na siya po ay salawahan. Oh. At ang kanyang kabit ay si Gloria. Oh. Tahasan na inamin niya po yun sa inyo. Oo, oh, sinabi okay. Niya po yun na... Kasi po, maging depensa nito pag nakausap natin mamaya, sasabihin matagal na kayong hiwalay. Sasabihin nila, wala na silang relasyon, pero lagi ho silang nag-uusap sa cellphone. Maghapon na nga ho nandun, pagdating pa sa amin, siya pa rin magkausap. Yeah, kasi sasabihin po niya mamaya ni Dominador, yung mister, si tatay, matagal na kami magkahiwalay niyan at saka wala na kami ni Gloria. Mm-hmm. Pero hindi pa ho kayo hiwalay. Yun nga po, paggabi sa inyo, umaga doon kay Gloria. Mm-hmm. And then, sila pa rin talaga nitong si Gloria. Hindi pa rin sila hiwalay. Tama? Una, palagi pa nga hong nandun eh. Tatay Dominador, magandang hapon. Magandang hapon. Andito po si Nanay, Tay. Kasama po yung dalawa niyong anak. At ang kanyang reklamo, ikaw ra po ay hindi na umuwi ng maayos sa bahay dahil yung half of your day ay... inyo po ibinuhos kay binubuhos kay Kabit, kay Gloria, maghapon. And then, paggabi, doon kayo kay Nanay. At pinapagawa niyo pa po ng bahay itong si Gloria. Tama ho ba? Po yung Gloria, pinagagawa ko ng bahay. Yung anak ko pong PWD, dahil kasi po, yung anak ko PWD na yan, talagang kawawang-kawawa po. Dahil 20 anyos na po ngayon yan, eh wala ako talagang buhay nang nangyayari sa kanya. Yung mga anak ko na yun, napigyan ko sa pagkalooban ko na ako ng dalawang pwesto, yan bawat isa, yun, anin pong anak. Ngayon, itong anak ko naman dito sa labas, gusto ko pong matulungan. Para kung sakalit wala na akong buhay, eh meron naman ako na ipagkaloob. Kung sasabihin nila na ako ginagamit lang nung nanay na si Gloria, nagkakamali po kayo. Ako ang may kagustuhan lahat nito. At isa man, wala ako kung hinihingi sa kanila kahit 5 at sa ngayon, kahit minsan, pagkain hindi ako humihingi sa kanila. Sila pa ho ang nakadepende sa amin hanggang ngayon. Lahat doon ang anak kong anin, sila may problema sa akin. Okay. At ang may magpapatunay dito, yung anak kong babae. Tay, nabagid yung kanina na meron kayong anak na PWD sa labas, meaning kay Gloria, okay, at 20 years old na po. Ibig sabihin, 20 years na po kayo nagiging salawahan. Matagal na po ako, hindi ko na po kayang magbigay ng kamunduhan dahil kasi ano po ako, tinatawag na prostate po ako. Wala na po ako dyan, ang ginagawa ko lang pong damay. Gusto ko nga po mangyari, sir, yung aking anak na iyan, eh matulungan ko lang. Okay. Para kung sakalit mo wala na ako sa mundo, hindi po maging gawawa. Yung mga anak ko na iyan. Naintindihan ko po, Tay, yung anak mo po sa labas, huwag niyo pong pababayaan, tama po yung ginagawa niyo. Pero yung anak niyo po sa loob, dapat huwag niyo ni pabayaan. Kasi po, sabi niyo, yung anak niyo po sa labas, yung PWD, tama lang po yun, supportahan niyo. Pero paano naman po itong mga anak niyo sa loob? Ito pong kay nanay. Lahat po ng kabuhayan namin, ako po ang nagpakahirap. Yung mga lupa na ipundar po na yan, ako po ang naging ano dyan. Utak ko, ako yung tinatawag na founder. Yung asawa ko, tigatabi lang mo ng pera yan. Hindi totoo yan. Ako po, tinan niyo. Okay. Kasi siya po, tigatabi lang. Oh, ngayon yung tinatabi niya, lumalabas, parang kanya na lahat, wala na akong pakialam. Okay. Sa totoo lang ho, kami dalawa, nagsika po sa aming buhay. Okay. Nagtulong ho kami, nagnegosyo kami ng kantin sa kaya lang sa sidewalk. Opo. Natutulog ho ako hanggang alauna na. Gigising ho kami alas 4. Opo. Pero kami ng dalawa, siya ho taga-pamili. Ibig sabihin, negosyo niyo pong mag-asawa. Oo. Okay, pareho kayo naghirap. Tapos, oo, hindi niya pwede sabihin na siya lang yung nagpunta noon, siya ang founder. Oo. Although siya nga yung nag-founder, pero dalawa ho kayo nagsikap na para mapaulad yung negosyo. Hindi yun siya lang, ako lang taga-tabi. Nasaan na po yung negosyo yun?
mga negosyo ninyo? Eh, kasi ang isa pang negosyo namin, siya ang negosyo niya, yung bang parang Bombay, nagpapautang. Okay. Eh, hindi ko naman yun. Sa kanya ho yun, hindi ko ho yung kinukuha. Ano po yung negosyo na iwan sa inyo? Namin, ang negosyo namin, yung tindahan, yung pera nun sa akin. Pero okay. Yung sige, yung may negosyo po kayong tindahan. Oh. Yung po yun sa inyo buo na pupunta. Oh, and then si Mr. naman, yung, meron siya yung 5-6. Oh, sa kanya naman yun. Oh, sa kanya yun. Yung kanyang kabit. Ay, may pera ho siyang sarili niya. Tapos ako naman, sa awa naman Diyos, nakakaipon naman na ako. Okay. Nitong ano, nagkaroon niya ho siya ng relasyon. Eh sabi ho niya, dinadala niya ho sa amin yung bata. Ang sabi niya, anak daw niya yun. Kasi may DNA pong... Sa nung time po na okay. DNA test na niya, inaako na niya yung CJ ay anak niya. Okay. Ay kami po napilitan na magpa-DNA. Okay. Ngayon po yung DNA na yan, meron po kaming duda diyan. Pina-DNA po namin ng June 15, birthday ng nanay ko June 21, may resulta na po. Ngayon pinagtatakahan po namin diyan, yung isa po naming kapatid, nadulas po yung isang anak niya na may resulta na ng June 21. Tinatanong namin siya kung ano resulta, kung positive or negative. Hindi niya masagot. Pero ang account po na ibinigay dun sa clinic na yan, account na itong isang kapatid ko, hindi niya natanggap yung DNA result. Sa isa po naming kapatid, napunta yung resulta. Ngayon po, okay. Ang nangyari, tinatanong ko siya nung birthday ng nanay ko, kung ano bang resulta, positive ba or negative. Mm-hmm. Hindi niya masagot nung isa naming kapatid. Okay. Tinanong ko, si Gloria ba may resulta na, may alam na, may nabigyan mo na? Oo, nabigyan ko na. Bakit tinunan mo pambigyan yun? Eh, ang nanay nangutang nga lang ng DNA test, una po pang binigyan yung kabit. Hindi mo dapat bigyan yan. Hihingan mo muna ng opinion ng nanay kung bibigyan or hindi. Tatay, Dominador. Yes po. Ang sabi niyo po kanina, naawa kayo doon sa anak niyo sa kabila in 20 years old na PWD, kailangan mo rin matustusan yung mga pangailangan niya. Ang sinasabi po ng mga anak mo rin sa loob, eh hindi mo naman anak yun, ba't mo problemahin yun? Anak yun ni Chofilo na mister ni Gloria na kabit mo ngayon. Tama nga naman kung tutuusin. Dapat mas problemahin mo yung tunay mo mga anak, yung hindi mo talaga tunay na anak ng ibang lalaki, eh bakit mo pinoproblema? Yun natin pinupunta nila ngayon. Anak ko po yun, dahil DNA, kay ano yun, kay Jessica Casoho po yun, DNA na yun. Kaya kung ngayon, kung gusto nilang malaman, itimanta nila yung ano, clinic. O okay. Ngayon, kung gusto nila, magpapa-DNA uli ho tayo dyan sa inyo para mapatunayan kung anak ko, kung hindi. Pag hindi ko anak, kundi bahala na sila, gawin na okay. Nila akin. Kung... Sige po, isa na lang po ano, Tainay. Kayo ho ba yung naghatian na ng mga properties? Hindi po ako na nasasagot. Sandali po. Sir, kasi ang sinasabi ni tatay, yung may negosyo si nanay, yung negosyo nila dati na tindahan, ibinigay niya kay nanay. Tapos kayo naiwan sa kanya yung 5-6 na negosyo. Kaya lang, yung negosyo na para kay nanay, iniwan niya para kay nanay na tindahan, ay ipinasa na ni nanay sa inyo. Na kayo po ay may mga pamilya na, tama po? Yung pong kwento ng nanay ko kasi, minsan kulang eh. Taan. Gusto ko lang po maging maliwanag. Opo. Kasi po, kayo po ay nasa tamang age, tama? Opo. May pamilya na rin po siguro kayo. So, yung negosyo po na iniwan ni tatay para kay nanay na tindahan, dapat stays with nanay. Wala na po yun eh. Yun po ang gusto ko ipaliwanag. Wala na. Wala na po yun. Wala na, matagal daw. Ang nagiging negosyo nga po nila, Sir Idol, yung opo. Mga naninegosyo po nila, yung mga tinatanggap nilang bahay na sinasanla. Tatanggapin po nila yon. Nila tatay? Nila, silang dalawa. Ngayon, okay. Ang tatay ko po, minsan may isasanla dyan, bago iharap yung sa nanay ko, yung mga isasanla, kontsabana. Ngayon, meron pong mga, alam niyo na, yung mga pa-over, hindi niya po inaamin yun. Ngayon nga po, may mga pautang sila, ba't di niya sugurin? Malalaki pong halaga. Halimbawa, bahay, isasanla. Titulo, isasanla. Ang nangyayari po, hindi na sila babayaran. Yung bahay na yun, ang nakatira pa rin, okay. Yung nagsangla. Sir, ang tanong ko ngayon, ano ba ang gusto niyo mangyari? Na si tatay ay wag nang mangabit kay Gloria, bumalik na kinanay, o ito may kinalaman sa hatian sa properties o pera? Yun po, isa pang pera. Gusto ng tatay ko. Okay, pag so... Pag dinatiro po yun, bahala siya. At sa, parang gusto niya. Kasi po, sa nakita ko, base sa kwento po ni tatay at kwento ni nanay, matagal na silang
matagal nangyari itong sitwasyon na hindi silang sasama ng maayos. Opo. Diba? Parang si tatay. Araw-araw po, ang merienda po ng tanghalian ng nanay ko, puro mura. May mga bibo po, po kami. Kaya nga po. So, dalawa, pwede mangyari po dito. Pwede mong i-demanda si tatay, pero matagal na nangyari ito. Bakit ngayon lang? Sasabihin ni tatay. Opo. So, kaya nga ito, medyo malis tayo ng konti. Eh, dapat talaga panahon na magkaroon ng divorce para kung may divorce, natapos na sana itong problema at hindi nyo na kailangan pumunta rin sa amin. Now, on the other hand, ang gusto nyo pong mangyari talaga, yung maayos na hatian sa mga properties, sa mga kinikita. Eh, kaso po, tanong, yung properties, ganito po. May mga properties na magulo ang titulo. Okay. Ngayon, nakasangla eh. Nakasangla eh. Ngayon po, ang gustong kuwarin ng tatay namin, yung malinis, iiwan yung may problema. Ngayon, eh kailangan, paano pong maayos yun kung hindi siya makikooperate? Eh, di dapat hatiin yung may problema, hatiin yung mga properties na may problema, at yung mga malinis, hati. Ang problema diba? Pa po, ganito, diba? Pag nagtatalo sila, nagri-ring po yung cellphone niya. Kung ano yung pinagtatalunin nila, naririnig ng babae. Naka-open po yung cellphone. Kung ano yung pinagtatalunin, mga properties na babanggit ng tatay ko, alam ng babae kung ano-ano. Mm-hmm. Kaya yun ang habol ng babae, tsaka nung asawa ng babae. Pinipirahan lang si tatay. Pinipirahan lang siya. Tay. Ang tanong po, bakit hindi dinidemanda nung lalaki yung babae samantalang kaya asal po hindi sila? Dinidemanda ni lalaki dahil pinipirahan. Si exactly. Tay, pag-usapan na lang po siguro ng maayos yung tamang hatian sa mga properties, sa mga sanla ng mga properties ninyo para matapos ng gulo. Total itong hindi na kayo nagsasama ng diretso, matagal na palang nangyari. Sir, isingit po, may pinagagawa pong bahay yan, kapitbahay lang po namin yan. Ang gumagastos po, ang nanay ko, ayaw niya, napipilitan siya sa kasi po, laging minumura ng tatay ko. Ang nanay ko naman po. Eh di wag po ibigay yung pera. Wag niyong bigyan ng pera. Eh, nagpapagawa nga po ng bahay. Hingi nga ho na hingi ng pera yan eh. Sasabihin na, bawas mo na lang. Saan ibabawas? Doon sa conjugal natin. Ha? Buti pa, magkanya-kanya na tayo. Bahala na ako doon sa kukunin ko na yung kaparty ko. Sabihin niya gano'n. At bahala na, saan mo dadalhin? Bahala na ako kung saan ko dadalhin. Wala kayong pakialam. Eh, pinaghirapan namin yun tapos kung saan lang niya dadalhin. O kaya ayokong pumayag ng hatian dahil pagdating ng panahon, pagdating ng araw na may ganito sakit siya, po. Saan siya babalik? Sa gano'n na po kayo katagal ni tatay na hindi naman nagsasama kami na maayos? Hindi naman. Hindi, yung bang pinapayagan niyo po si tatay na tumira sa kabit niya maghapon. Hindi naman nung siya tumitira doon kasi sa maghapon nang sabi niya kaya nga po na alam niyo po na may kabit siya pinapabayaan niyo lang po for so many years. Nagaano po katagal? Eh sabi niya kasi naayos daw niya yung bahay nung si Adrian. Eh di pumapayag na rin ako para hindi na lang kami magtalo dahil kami pagka kami magkasama. Kasi po ang nanay ko parang may trauma. Laging, pag nasisigawan na at sinisigawan, minumura ko. Kaya nga po na dalawa nga pwede mangyari dito. It's either idedemanda na lang po natin si tatay and then si tatay, may pag-areglo na sa inyo sa korte. Oh. Or maayos ang na pag-usap. Ang gusto niya rin po, mapaalis dyan. Sa barangay. Para ho kami magkasundo-sundong mag-anak kasi pamilya na ho yung naguguluhan. Nagugulo eh dahil dun sa kabit. Ganito po yan, hindi lang po yan lang yung kabit ng tatay namin. Kami, baliwala na po sana namin yan eh. Yung naanakan niya, yun ang problema eh. Mm-hmm. Marami po siyang naging, na-raid na nga po namin yan eh. Kinuha namin yung mga pinagbibili niya doon sa isa niyang kabit. So, ibig sabihin maraming kabit to si tatay? Marami po yan. Ang katwiran niya, bakit daw si Ramon Revilla, bakit daw si Dolphy, marami daw kabit. Sandali lang, bakit pati si Ramon Revilla nasama ito? Yun ang ginagaya niya. Pati si Dolphy. Si Dolphy, si Ramon Revilla, si Pacquiao, bakit lang, daw? Puro patay naman. Si Pacquiao lang ang buhay. Isa lang daw ang naging anak niya. Nananahimik po si Manny Pacquiao at saka mabait po si Manny Pacquiao. Seryosong tao po yun. Alam namin yun. Ilabas po natin si Senator Manny Pacquiao dito. Siya po may sabi nun. Sir Idol. Ma'am, magandang hapon po. Patensya na po kayo sa boses ng tatay ko kasi talagang full volume lang po talaga yan. Ikaw yung sinasabing anak ni Dominador. Ni po. Sir, wala po akong pinapanigan. Ang gusto ko nga po, pagkasuntuin niyan dalawang magulang ko. Ako lang po ang gumagawa ng paraan para pagkasunduin sila. Pero tinututulan po ng iba kong kapatid eh. Okay. Hindi po nila gustong magkasundo yung magulang ko kasi involved po yung mamanahin. Ayaw po nilang kapasan, sir. Opo, opo. So, ibig sabihin, talagang pera-pera lang ang pinakaugat ng problema. Ibabalik ko po sa panahon na buhay pa po yung mother ng nanay ko. Nagtanong po ang kuya ko,
doon sa mother, sa lola ko. Abe, bakit po ganun? Bakit po kami, ang dami po naming magkakapatid? Ano samantalang, yung mga anak, ano yan ba yan ng baho? Ano kaya na yan? Yung mga anak ko, kapatid po ng nanay ko ay dalawa lang at tatlo. Bakit po sinasama mo yan? Ba't sinasama mo yan? Ang pinag-usapan lang natin, tatay mo. Si kabit lang. Kailangan po yun, nay. Kahit na. Imbaho okay. Nyo. Ang pera yung boyet na yan, nay. Babalik sa'yo. Bakit? Pareho kayo ng kulay. Iba lang, ilan ba naging asawa mo? Ilan ba naging ama-ama ng anak mo? Sandali pa. Sir, walang kanilama dito kung ilan ang asawa nitong kapatid ninyo. Sir, ang pinag-usapan kasi natin dito, yung sa hatian. Nakikita ko na po. Sir, nakikita ko na talaga yung problema rito. Pera, pera. Kasi ine-expose niya po. Yung ine-expose niya po, iba na eh. Kaya nga po, sir, nagbibigay lang po siya ng mga ehemplo na para maliwanagan tayong sige lahat po, kayo sige, pakinggan muna natin. Na pera-pera lang talaga ang pinakaugat ng problema ng inyong angkan. Kasi hindi, nung buhay pa sir, po yung lola sabi, ninyo, alam na po namin eh pinag-aagawa nyo na agad, kaya, pinag-usapan nyo na agad yung mga pera at mana. Yun po yung pinupunto niya. Kumbaga, history repeats itself. Yung dati, nung sinauna pa na problema ni nanay na ipasa sa mga anak ngayon, na yung property na naman ang pinag-uusapan. So sana, sir, gusto kong maging malino sa amin dito. Pera-pera lang ba talaga ito o magdidemandahan? Kasi, yan, nag-umpisa lang, yan, nung sabihin na niya, aminin niya, na anong una, ayaw niya aminin, na dahil sa mga chismis, ay anak daw niya si Adrian, ayaw niya aminin, galit na galito yan sa akin. Minumura nga niya ako, wala raw akong kwentang asawa. Maraming sinasabi sa akin na hindi maganda. So ano pong gusto mo yan? Pakulong na natin to. Wala ho kami pinag-usapan. Hindi, kaya nga po. Ang ino-offer ko po ay dalawa. Una, ididimanda po natin to. At para kapag nagdimandahan na po, at pagdating sa korte, magkakaroon po ng mediation at pag-aayusin ng korte at kung ano yung dapat gawin para hindi na matuloy ang dimandahan. Isa po yun. Ang hatian, siguro doon sa harap ng judge kung magkano yung narapat para sa bawat isa. Isa yon. Yung pangalawa, bago makarating sa korte, wag na parating sa korte, mag-usap-usap na lang po yung tamang hatian. Kasi sabi nyo kanina hindi, sa akin, hindi. Makinig lang po kayo, yung kinanay na pupunta yung mga sanla na maraming problema. Yung kitatay na pupunta yung mga sanla na malinis. So, pwede natin ganitong gawin. Hati may problema, kitatay nanay, hati malinis, kitatay nanay din. Everybody happy. Ano sa palagay nyo? Tumatangon kayo? Oh, okay. So, para hindi natin mag-abot sa korte. Tay! Paano po yung bahay na pinagagawa? Wala pong nangyaring ganun. Sa bahay din pag pinagagawa, di hati. Gusto po ng nanay ko, bawi yun. Sir, hati din kasi conjugal eh, as kasal sila eh. Eh, nakatira po malapit sa bahay. Ayaw niya naman makikita din. Hindi, kaya nga po, yung bahay na pinagagawa, ibenta na yon, stop na muna pagbibigay ng pera, then hati na. Ang gusto niya, wala na dun sa barangay namin yung kapitbahay lang po eh. Sino wala sa barangay? Yung babae. Ah, pwede. Karapatan din yan ni nanay yung kutotosin. Karapatan niyo po na. Kung ayaw niyo na makita ang pagbumukha ni Kabit, i-demanda nga lang natin. Demandahan na lang. Okay ba sa inyo? Umalis na ho doon sa lugar na yon. Attorney Garrett. Yes, Idol. Magandang hapon. Na-monitor mo ba ang pinag-uusapan namin? Yes, Idol. Mukhang nagkakahiwalay na tayo ng properties dahil sa isang pangangabit ng isang asawa, sir. Ano bang maganda rito? Kasi nung una, gusto ni nanay i-demanda. Mm-hmm. Para doon na lang sa korte, magkaayos sa mediation. And then, ito naman yung mga anak, ang gusto nila, paghatian na lang maayos yung property, and then si Kabit, palayasin lang sa neighborhood. Okay, sir. Maganda yung palayasin sa neighborhood, no? Kasi in legal parlance, ang tawag natin dyan, destiero, which is actually the penalty for the concubine sa kasong concubinage. That means, kung kinasuhan ni nanay, si tatay ng concubinage, kasama ang kabit. Ang penalty ng kabit sa Rafi, papaalisin siya sa vicinity kung saan nakatira ang pamilya. So, makukuha natin yun by filing a criminal case. Second, sa Rafi, maganda yung ginagawa nyo na ngayon pa lang sineset na natin ang tawag nilang project of partition o yung kanilang hatian ng pera, hatian na pagmamayari. Kasi yan ang mangyayari kapag tayo ay naghabol ng tinatawag nating legal separation kung saan hiwalay na ang kanilang buhay, sila ay kasal, pero ang kanilang property ay paghahati-hatian na. Magdidemanda na lang muna itong sila nanay para mapalayas na talaga si Kabit sa neighborhood at pagdating sa areglohan ng hati-hatian sa property, si judge na bahala mag-decide.
Yes, sir. Tama po yan. Kasi we have very strict rules as to the partition of property sa ating family code. May mga required division yan. Tama po yung sinabi nyo kanina na dahil conjugal property yan, each party to the marriage should split equally between them. Itong si tatay, sinasabi niya meron siyang anak dito sa Cavite. Ang sinasabi naman itong mga anak dito, wala siyang anak sa Cavite. Anak siya ng asawa ni Cavite. At bakit pa yung makikisaw-saw sa mana? Yan ang delikado, Sir Rafi. Kasi kung totoo po na may illegitimate child siya, na may anak siya din sa Cavite, tama po, the illegitimate child stands to inherit one half of what a legal child may inherit. So baka po makakuha pa yan ng hati sa mana. Ang magandang gawin, siguro, we do a paternity test to prove kung kaninong anak ba talaga yan. Hi! Yes po. Ako po mag-sponsor, pa-DNA test natin yung sinasabi mong anak mo kay Gloria. Okay sa'yo? Ako magastos. Ako po. Ay, salamat po, sir. Ako, nako, sa totoo po, hindi ko pinabayaan ang pamilya ko. Hanggang ngayon, nung ako'y ma-accidente, doon pa rin ako naghahanap buhay para sa amin. Opo. Pero sinasabi nila yung aking kapit na ano pa, wala na ho yan eh. Opo. Eh, impotent po ako, sir. Impotent ako. Sige po. Sige. So, Tay. So, sige, pa-dinitest natin po yung anak nyo. Akong bahala. Sagot ko yan. Pangalawa, Tay. Pasensya na tayo. Ang gusto mangyari ni nanay, magdidemanda na lang po para mapalayas na po dyan si Gloria sa... Pwede po ba yung gano'n, sir? Pwede po. Opo, palalayasin po sa neighborhood. Attorney Garrett, paki-explain kita, tay. Bakit yes. Kailangan mapalayas na si Cavite doon sa neighborhood? Okay, tay, kahit ano po ang inyong sitwasyon, kahit sinasabi nyo kayo ay nagsusuporta, kayo pa rin po ay kasal. At bilang kayo ay kasal, kayo ay nakikisama sa isang babae na hindi nyo asawa, pwede po talaga kayo makasuhan ng concubinage. Ang para sa po sa krimen ng concubinage. Gloria Castro, magandang hapon. Yes, po, Idol. Good afternoon po, Idol. Opo, para mas maganda, Nay, mapagaan-gana po yung kaso ni tatay, problema ni tatay, ninyong dalawa, kayo po'y maghanap na lang ibang tirahan. Huwag na ho kayo dyan sa barangay na kinaroroonan po nila nanay. Hindi naman po ako nila nakikita. Sila pong pumupunta dito sa akin, sir. Maski na po. Maski na po. Ayaw na ayaw po nila yung anak ko kasi sinasabi nung buhit na yun, abnormal daw yung anak ko. Sinasabi. Ako nga po sa anak ko. Nay, wala na kinalaman po yung kung whether abnormal o hindi yung anak ninyo. Ang sinasabi po dito, ayon sa batas, kasi po, kung Cuban siya may kakaso dito kay tatay, umalis na po kayo dyan kasi hindi po yung parusa, paalalayasin ka dyan ng korte. Opo, alam ko po yan, sir. Alam ko po yan. Pero, sir, paano po ba masabing concubinage na hindi naman kami nagsasama sa isang, ano po, isang bahay po? Kasi po, yung tatay nila pumupunta doon sa kabilang bahay lang po na ginagawa maghapon, hindi po dito sa bahay na tinitirhan namin, sir. Paano po nangyari yun na concubinage, sir? Paano kayo nagkaanak? Noon pa po yun, O kahit noon na. Noon pa po yun, sir. Noon pa po, walang ngayon. Matagalang walang ngayon. Attorney Garrett. Yes. Hindi na rin silang sasama, pero tama nga naman si nanay. Kung hindi kayo nagsasama, paano kayo nagkaanak? So pwede nga meeting depensa yung nagkaanak kayo, ibig sabihin nagsasama kayo, tama? Yes, Idol. Imposible naman po na walang physical contact at nagkaanak sila. Maliba na lang kung si Virgin Mary yan at nagka-immaculate conception tayo, which is highly improbable. Kapag nakuha po natin yung result ng paternity test at anak po talaga ni tatay yan, that's a closed case. Okay. So, Ma'am Gloria, parang awa mo na, ma'am, malis ka na lang po muna dyan. Kaysa naman magkahiyaan pa sa korte pag nagdimandahan. Pwede ba, ma'am, lumipat ka na muna ng bahay? Kung meron kaming malilipatan, sir. Abay, problema nyo na yan. Pero po, yung karapatan ng anak ko na talagang tatay niya si Mangador, kailangan po maibigay kung gano'n lang well, naman. Well, ma'am, okay, kung talagang anak ni Dominador, yung sinasabi mong anak nyong dalawa, then dapat suportahan yung bata. However, it doesn't mean na kapag sinuporta ang bata, pwede ka nang tumira dyan sa neighborhood at nakikita ni nanay. Nakikita ni nanay na nandiyan ka at sila po ay nagsasuffer dahil nakikita si Cavite nandiyan sa neighborhood, nagpapaliwalyo at nagpapakasarap sa kanyang mister. Hindi nga po kami nagsasama ng mister niya, sir. Ang may sarili po akong asawa, nagsasama po kami po ng asawa ko, may sarili po akong asawa, sir. Kung meron ka sarili, kung meron ka masariling asawa, bakit ka nagkaanak kay Dominador? Bakit ka nagpabuntis? Sir, noon pa po yun, sir. Ibig sabihin, tinaksil mo ang asawa mo. Buti pumayag yung asawa mo. Sir, year 2000 pa po yun. Year 2000 pa po nangyari yun. Isang beses lang po yun na nagkaanak kami. Pero wala na po kami ngayon. Ano isang beses na kayo
Tapos nagkaanak na kayo? Impotent na po yung asawa nila, sir. Ang dami nang iniinom na gamot yan, sir. Eh, napakadaming sakit na po. Okay. Sige po, magdidimandahan na po tayo. Sorry po, Ma'am Gloria. Tutulungan na namin makapagdimanda itong sinanay. At saka, Sir Dominador, ganun na lamang po. Doon na lang sa korte tayo magkita-kita, okay? At saka, Ma'am, ngayon pa lamang, kuha ko sa'yo, Ma'am Gloria, maghanap ka na ng ibang matitirhan. Himalay. Okay? Baka bahala na. Sige po, sir. Okay, good. Kung Manila sana, para po, kahit pa paano, hindi na po siya ng matatay ko. Johnny Garrett. Yes, I do. Ang gusto nila, huwag daw dito sa Metro Manila, malayo-malayo. Diba? Paano bang gagawin ng judge dyan? May distansya ba? May kilometro? Merong distansya, Sir Rapino, pero hindi naman pwede na ibato na natin siya sa kabundukan. As long as wala naman po doon sa immediate vicinity ng residence ng offended spouse, pwede na po yun, Sir Rapi. Okay. Masyado naman na kung palabasin ng Metro Manila. Okay. So, basta wala doon sa vicinity, ayan, ate, kuya. So, okay naman. At pumapayag naman na si Gloria na aalis na siya. Mag-impact na siya ngayon, okay? And then, pagdating po doon sa atian sa properties, sa korte na lang po. Pagdating sa judge, magkakaroon po ng mediation. Ano tama ba, Attorney Garrett? Magkakaroon ng mediation yan at malalaman tama ng judge po kung paano partihin yung mga ari-arian? Tama po, Idol. In fact, our judges prefer what you suggest, Sir Rafino, na may sarili ng kasunduan ng mag-asawa para mas simple na i-adapt na lang ng judge yan, i-approve at kasama na sa decision yan. Okay, gano'n lang po. Paano kung nag-negative? Opo. Eh di walang tatanggaping mana itong kanyang inaangking anak. Eh paano yung pensyon? Pero kanino po nakapangalan yung bata? Yung apelido yun ng bata? Yun nga po eh, kay Teofilo de Castro eh. Apelido? Okay, Attorney Garrett. Yes, I do. Pag napatunayan na negative at hindi si Teofilo ang, hindi si Dominador ang tatay, So papapalitan yung apelido sa birth certificate para hindi na... Hindi, nakapilido po kay dun sa tunay na asawa. Kay Teofilo de Castro. Sir, pinapahaba mo lang eh. Okay. Hindi pala nakapilido sa tatay nyo. So, pag nag-negative na yan, tapos na. Even now, maski ngayon, sir, hindi nyo kailangan suportahan kung tutusin. Pinapahaba lang natin. Okay. Wala tayong problema doon. But anyway, nangako naman ako, ipapa-DNA test. Patuloy natin DNA testing. Okay, sir. Magandang hapon po, Sir Dominador at Ma'am Gloria. Maraming salamat at Nanay Demetria at Sir Rolando at Ma'am Adora. Sige po, dun sa kabilang booth. Usap-usap kayo mamaya. Kausapin ni kayo ni Attorney Garrett. Okay? Magandang hapon po sa inyo.